Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nanggigiliiti ito ng takot itong si Zoe pagkatapos nitong mapag-alaman ni Zoe na hinuli na umano sa mga pulis ang kanyang mami, kung kaya't dali-dali naman din itong pinuntahan ni Zoe ang kanyang mami. At dito nang makarating na itong si Zoe ay agad itong bumaba sa kanyang sasakyan at agad nitong hinanap ni Zoe ang kanyang mami. Ngunit nang makita na nito ni Zoe ang kanyang mami na hawak-hawak na ito sa mga pulis at nakapusas na ito, ay hindi nito napigilan ni Zoe ang kanyang sarili, umiyak. At agad naman din itong nagsalita itong si Zoe kung ano na umano ang kanyang gagawin ngayong makukulong na umano ang kanyang mami. At natatakot rin umano itong si Zoe na baka pati rin umano siya ay makukulong sa kadahilanan. Nang makita naman din ito ni Moira ang kanyang anak na itong si Zoe, ay labis-labis naman din itong nagmamakaawa itong si Moira sa kanyang anak. At agad nitong sinabihan ni Moira ang kanyang anak na tulungan umano siya dahil ayaw umano nito ni Moira na makulong sa kadahilanan. Na halos hindi ito makasagot itong si Zoe sa mga sinasabi ng kanyang mami dahil nangingibabaw ang takot ni Zoe, kung kaya't nanginginig ito habang kaharap nito ni Zoe ang kanyang mami na nakapusas na ito at hawak-hawak na ito sa mga pulis. At agad naman din itong nagsalita itong si Zoe at sinabihan ito ni Zoe ang kanyang mami na ayaw rin umano nito ni Zoe na makulong sa kadahilanan. Na agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak kung bakit naman umano ito makukulong itong si Zoe, na ang gusto lang naman umano nito ni Moira na tutulungan umano ito ni Zoe na hindi umano ito makulong. At inutusan nito ni Moira itong si Zoe na kausapin umano nito ni Zoe ang kanyang daddy na iurong umano ang kanyang demanda upang hindi umano siya mapasok sa kulungan, kung kaya't agad naman din itong sinagot ni Zoe ang kanyang mami na gagawin umano nito ni Zoe ang lahat-lahat at sana makinig umano sa kanya ang kanyang daddy. At dito agad na itong nagpapaalam itong si Zoe na hanapin umano nito ni Zoe ang kanyang daddy, kung kaya't sumisigaw naman din itong si Moira at may pahabol pa itong salita na sinabihan ito ni Moira ang kanyang anak na kailangan umano nitong gumawa ng paraan ni Zoe upang hindi umano ito makukulong si Moira. At dito habang papaalis naman din itong si Zoe papalayo sa kanyang mami, ay hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin ngayong dinampot na umano sa mga pulis ang kanyang mami, kung kaya't naglalakad itong si Zoe na wala sa kanyang sarili. At dito makita naman din ito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zoe na umiiyak, ay agad naman din itong nilapit ita ni Dr. Tanyag ang kanyang anak, kung kaya't ikinatuwa naman din ito ni Zoe ng kanyang makikita na nang lapitan ito ng kanyang daddy, kung kaya't agad naman din itong nakikiusap itong si Zoe sa kanyang daddy na iurong umano ang demanda sa kanyang mami dahil ayaw umano nito ni Zoe na makulong ang kanyang mami at baka hindi umano nito makayanan ni Zoe na makikita na nasa kulungan na naman muli ang kanyang mami na si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.